Okay, so let's continue the discussion on the sample problem on the stability of floating body. So, a cylindrical buoy 1.8 meter in diameter, 1.2 meter high, and weighing 10 kilonewton floats in salt water of density 1025 kilogram per cubic meter. Its center of gravity is 0.45 meter from the bottom. If a load of 2 kilonewton is placed on the top, find the maximum height of the center of gravity of the slope above the bottom if the buoy is to remain in stable equilibrium. So, ito na, nakalagay na yung illustration. Ang una, sinabi sa atin, 1.8 in diameter. So, ito mukhang circular yung kanyang section. Ito, no, mukhang circular siya. Yung height doon ng buoy mismo ay 1.2 meters. Yan. May 10 kilonewton na load. Okay. And then, nasa salt water doon na may density na 1025. So, kung yung density nga niya ay 1025, if we're going to compute for the gamma, is that is rho g or equal to 1025 kilogram per cubic meter multiplied by 9.81 meter per second squared. Now, if we want to convert it easily to kilonewton, i-divide lang natin to sa 1,000. And divide natin sa 1,000. So, our gamma here is equal to 10.055 kilonewton per cubic meter. Yan na. Yan na yung ating gamma for the salt water. No? Based on this problem, this is salt water. Yan. So, analyzing this, no, makikita natin, sabi sa atin ay, meron daw yung center of gravity daw nandito sa 0.45. Ano pa? Binanggit din dito na nagdagdag ng load ito, yung ating 2 kilonewton. Okay. And then, ang pinakadapat nating matandaan dito is, sinabi sa problem na even if dinagdagan siya, the buoy is to remain stable in equilibrium. Ibig sabihin, as it is, no, kahit dumagdag siya, hindi siya mag-overturn. Okay? Hindi mag-overturn yung ating buoy. Hindi siya iikot. Okay? So, ang pinapahanap sa problem, find the maximum height of the center of gravity if the slope of this slope above this buoy. Ito, mukhang ito ang pinapahanap sa atin, yung ating z sub 1. Okay? So, let's analyze first yung ano yung illustration mukhang binigay na sa atin. Sabi sa atin, mag-act daw yung ating buoy saan daw? Okay, yung ating center of gravity 0.45 meters, ayan. And then, merong 10 kilonewton load. Yung additional load is 2 kilonewton. Ito, nakalagay na. Okay. We have the center of buoyancy. Ito, nung ating, kung ano man to, no, yung B. Kasi yung ating displaced height ay ito, itong Z. No? This is what we call also displaced yan height. Displaced kasi nakalubog. Okay, hindi pa natin alam yan. Kukumputin pa lang din natin. And then, of course, the action ng center of buoyancy, since mukha naman siyang maayos ang kanyang section at mukhang ito ay nag-act in a way na rectangular. So, kaya yung kanyang center of buoyancy is nasa kalahati ng inyong from the height of the base ng inyong Z. Okay, kalahati nun yung inyong center of buoyancy. Okay? O one half daw yon ng ating center of buoyancy. Okay? Ano pa nakalagay dyan? So, meron din tayong nakikita na G sub 1, of course, the center of gravity ng ating 2 kilonewton load. Pero yung ating G prime, ayan, yung nakapanang mukhang nakabilog ng green, no? This is what we call yung ating combined, or G prime is the combined center of gravity. Combined, yan, center of gravity. Bakit combined? Dahil nag-act na yung ating 2 kilonewton load plus the 10 kilonewton load. Okay. So, isa-isahin natin yung mga possible given or possible na pwede natin makita agad sa problem based dun sa ating pagkakakwento sa problem. So, pwede ba nating masabi na meron tayong total weight, di ba? Umpisa natin sa total weight kasi yung una natin makikita eh. We have the total weight or W sub T na lang. W sub T, total weight, na equal sa weight ng inyong, let's say ito yung ating weight 1, no, yung 10 kilonewton load, plus weight 2 ng 2 kilonewton load. So, weight total natin is 10 kilonewton plus 2 is equal to 12 kilonewton. O, yan na. No? Yung buong buoy natin, meron total na 10, 12 kilonewton load kasi dinagdagan niya natin siya ng
2 kilonewton. Ngayon, since we know that buoyant force, no, buoyant force V sub F is equal to volume or gamma times the volume displaced, ayan, ng ating, ito, with the displaced height. So, buoyant force, ano nga ulit? Buoyant force is equal to, yan, no, volume, gamma volume. So, that is equal to, yan. So, rho g times volume or gamma volume. Ito. Gamma volume, no? Nung ating salt, nung ating force, ito na tumutulak na yung weight na to, no? Buoyant force is equal to yung ating gamma volume na equal din sa weight or kung ano man yung force na nag-a-act na yon pababa. Okay? So, that is equal to gamma volume, no? Is equal to ano, volume ng ating naka-displace, no? That is equal to pi b squared over 4 multiplied by d z na height. Okay? Ayan na, no? Binigay sa atin. Okay? Pi b squared, no? Na merong, of course, kailangan naka-multiply din to sa ating gamma. So, mawawala na to. Mawawala na yung rho g na yan. Okay? Or gamma na yan. Okay, so parang madali na natin siya makikita, no? Or equal din siya doon. No, equal din naman siya. Yan, sorry, ayan. Equal din siya doon sa ating yan, gamma volume. So, and this is equal to ano? Etong FB na to is equal din naman sa ating total weight, di ba? Ito yung kumokontra doon sa ating buoyant force. So, kung ganun pala, total weight is equal to gamma, tama? Pi d squared over 4 multiplied by z. So, meron tayong total weight dito. That is equal to 12. Is equal to gamma 10.055. Ayan, nandito. Na-compute na natin. Multiplied by pi. Anong d natin? 1.8 squared. Binigay sa problem. Over 4 times z. Ayan. So, our z value here is 0.5. Round up, rounded up na to, ano, 0.47 meters. So, sabihin, ito pala ay nasa, yung height, ito yung ating displaced height, no? Displaced height is 0.47 meter. Ayan. So, nasa 0.47 meter lang pala, no? Yung ating displaced height. So, parang mukhang, alas, dikit na dikit pala yung ating center of buoyancy sa center of gravity kasi 0.45 lang daw eh, yung ating center of gravity. Okay? So, ayan. Na meron tayong displaced na height. O, next natin nga hanapin ay, hanapin natin yung tinatawag natin na position, yung MB, no, or BM. Diba? Either way, pares na naman yan eh. Nung ating position or location ng ating meta center. So, in this case, nasaan ang meta center? Meta center in this case, so happen na mukhang ito siya kung nasaan yung combined center of gravity natin. Okay? Ito yung ating meta center. So, ang pinaparoon sa atin is the distance. Itong distance ito. Kailangan natin ito mahanap din. Ano ba ito? Ito yung ating MB, no? Or BM. Distance ng inyong center of buoyancy to or from, kasi pwedeng from, no? Or pwede rin to, the meta center. Okay? So, para ma-compute natin yung meta center value na yan, alamin natin from this. Eh, sabi sa atin, MB, so, sabi this and this, MB or BM, no, from our discussion, is equal to I, or moment of inertia, over the volume displaced. Yan. So, ano ang moment of inertia ng ating illustration? So, yung kabuuan natin, ano daw yon? Parang may 1.8, no? Yung section niya. Tama ba? Moment of inertia niya. Meron siyang diameter na 1.8. Ito. So, circular. So, kung circular yan, ating moment of inertia ay pi d squared. Tama ba? Or pi d to the fourth, kasi moment of inertia. Pi d to the fourth over 64. Yan. Or kung gusto nyo radius, pi r to the fourth, tama ba? O, yun. So, ayan. So, okay. Ayan. Pi d to the fourth over 64 circular.
Then, volume displaced natin ay, so, pi d squared, binanggit natin kanina, no? That is pi d squared over 4 times kung ano man yung z value na na-compute natin. Eh, na-compute na natin na 0.47 lang yung ating z, no? Na-compute natin kanina, lagay natin. This is equal to 0.47 meters. O, dito ba may mga makakancel tayo? So, mawawala na itong pi, nawala na yan. So, may matitira na lang dito na d squared na lang. So, 4 over 64, ano ba to? Equal to 16. Tama ba? Magiging 16 na lang to. So, matitira na lang pala dito ay equal to, ano ba to? D squared over 16 over z. Ganyan. Or equal to d squared over 16z. Ayan na yung ating location ng inyong meta center to or from the center of buoyancy. This is 1.8 square over 16 times 0.47. It will give us yung ating MB or distance ng ating center of buoyancy to the meta center equal to 0.431 meters. Ayan na, 0.431 meters. Okay? O, since meron na tayo na-compute na 0.431 meters, ngayon, hindi pa yun yung final. Kasi, since na-compute na natin, no, ang pinapasa natin kasi yung z sub 1 eh. So, kung meron tayong z sub 1, paano natin mako-compute ngayon? No? Mukhang may pinapaano pa sa ating isa kasi kailangan natin magkaroon ng, ano kaya, height ng inyong, itong z prime, no? Yung measurement ng meta center papuntang base. Mukha kailangan din natin yon. No, ito. Itong height na to, yung z prime. So, paano natin makakompute? Z prime. O, oh, yan. Z prime. O, oh, balik tayo sa illustration. Is equal to, ano to? One half ng z plus height yung meta center papuntang center of buoyancy. So, this is equal to one half ng z plus mb. Or equal to one half ng 0.45. No? Ah, sorry. 1 half ng 0.47 plus MB na 0.431 meters. Ang sagot doon ay 0.666, no? O 0.67 meters. Okay? Ayan na. No? 0.666 meters. Okay? So, since meron na tayong value na yon, okay? Meron na tayong value ng ating C prime. Edi pwede na natin gamitan ng Varignon's theorem ulit ng ano, ng ating mga weight. Diba, ang weight total natin is weight 1 plus weight sub 2. So, kung ganun man, edi pwede natin gamitan ng Varignon's theorem using the weight multiplied by the distance nila papuntang base. Okay? So, using Varignon's theorem, that is weight total multiplied by, ito ba yung ating, ano to, this is equal to z prime. Taba, this is z prime kasi combined, no? Dito yung location to, etong z prime na to, by the way, is the location ng ating meta center, okay? Location of meta center or ng ating g prime or combined center of gravity, okay? So, is equal to weight sub 1 multiplied by, saan kayo mamultiply to? Sa, yan, 0.45, no? Kasi yun yung nakalagay. 0.45 daw, balikan natin. Ito yung ating illustration. Ayan, 0.45 daw, nakikita nyo ba? 0.45 from the base. Yun yung sati sa weight 1 na may 10 kN. Eh, para saan naman yung weight 2? So, weight sub 2, so W2 plus W2 multiplied by, ito na yung ating Z sub 1. Mukhang ito yung pinapahanap sa atin. Ito. Ito yung ating unknown dito. So, lahat given na ata, no? Maliban sa z sub 1, weight total is 12 times z prime na 0.666 is equal to weight sub 1 na 10 times 0.45 plus weight sub 2 natin na 2 times z sub 1. Okay. Ayan na yung ating solution and it will give us a value of 1. Z sub 1 is 1.746 meters. Okay. So, ito na yung pinakasagot natin. Ito lang yung ating pinapahanap. So, sa illustration natin, kung babalikan natin, mukhang ito, no? Kung yan ay 1.2, mataas talaga siya. Ito. Ito yung ating 1 point, yan, from the base daw, yan. Ito lang. 1.746
meters. Okay? Ayan na yung sagot natin for this problem.